Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang at magtitimpi ang mga Pinoy na mandirigma sa mga mapang-abuso at siga-siga ang mga halimaw. Lalong-lalo na kapag isang siraulong bumagsak sa good manners and right conduct na subject, ang mananarantado, mangangante at mambabastos ay talaga namang siguradong makakatikim ka ng gulpe de alimpungatan, rambutan, oranggutan, lakatan, baklaran, paliparan hanggang binangonan sa Pinoy na sanay sa kahirapan. Kagaya na lamang ng isang Meksikano na niyabangan, binarako, inasintang muka, kinonyata ng baba at sinabiha ang mahihinang nilalang lang daw ang mga pinaslang ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. Dinagdagan pa nito na pipitsuging boksingero lang daw ang ating kababayan sa larangan ng boxing, na tila walang karespe-respeto at hindi naturuan ng kagandahang asal na talagang sa harapan pa talaga ng ating mga kababayan at sa mismong lupang sinilangan pa talaga natin ng hasik ng lagim at kabastusan ang animal na Meksikanong walang iba kundi si Hugo Partida Ordaz alias Guerrero Olimpico, na ang ibig sabihin ay Olimpianong mandirigma na mahilig sa lumpia na walang laman na sa unang kagat, hangin agad. Napakabuenas nito mga kaibigan at hindi sa parting Tondo o Mindanao ginanap ang kanilang weigh-in, na kung nagkataon, wala pa ang kanilang laban, baka bingot na to't may tingganas ang uyang-uyaan at cremated ng iuuwi sa kanyang lupang sinilangan. E paano ba naman, siya na nga ang dumayo. Siya pa ang hari-harian, astang matapang at mayabang. Ang sarap balakubakan at sabunutan ng person eh. Bagamat hinahamak ng dumayong pusi ng dagang tampalasan, ay hindi rin naman papasindak at papabarako ang ating mandirigmang pambato sa ubusan ng kamote at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sinabayan nito ang Meksikano sa pangungonyat nito sa kanyang baba kahit napahal na ang mukha nito dahil sa sobrang diin ng konyat ng mayabang na Meksikano na pagpapakita na wala siyang inuurungan at handang sumabay ng suntukan kahit sunduin pa siya ni kamatayan. Sinabi rin ng ating pambato na pagbabayaran nito ang lahat ng kabastusan at kahambugang ipinamalas nito sa kanya pati na rin sa ating inang bayan. Hindi biro ang kapangyarihan ng ating undefeated na pambato mga kaibigan. Dahil sa 20 naging laban lang naman ito, ay 6 lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12. At ang 14 naman ay kanyang brutal na binuntal hanggang mawasak ang mukha at makatulog. Kumpara sa Meksikanong supot na hindi patagpos na may kartadang 21 panalo, 16 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw at 4 na talo lamang. Bagamat may 4 na natalo ang Meksikano at sa kabila ng pagiging undefeated ng Pinoy na mananabas mga kaibigan, ay itinuturing pa rin na underdog o dehado ang ating kababayan ng mga boxing analyst. Dahil kita naman daw na lamang ang Meksikano pagdating sa experience at sa quality opposition o mga bigat at galing na mga nakasagupang halimaw. At kulang na kulang pa daw talaga sa gulang at kise ang 20 anyos nating pambato para sa isang malakihan laban at pakikipagbuntalan. Bukod dyan mga kaibigan, ay galing sa 4 na sunod-sunod na impresibong panalo ang Meksikanong tirador ng botsyog na alimasag. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta ang halimaw na ito at may bigat din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban.
Kaya naman ang magkaroon ito ng pagkakataong isa lang para sa isang world title fight kontra sa ating kababayan na walang iba kundi si Albert alias the Prince Pagara na mahilig sa kamote at patatas at ginawang merienda ang sibuyas at bawang ay tila lumaki ang ulo nito at napuno ng hangin dahil nag-astang bidabidang chismosa ito at sigang tambay sa kanto na pinagmamalaki ang tapang ng kanyang dating sundalong lolo na ito lang daw ang natira sa gera at hanggang ngayon ang sugat ay basang-basa pa. Malaman-laman ko may diabetes pala. Naikasang kanilang laban noong 21 ng Hunyo taong 2014. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte natin sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahuog, Cebu City, para paglabanan ang bakanting IBF Intercontinental Super Bantamweight Division. Sa mismong laban, talaga namang agaw pansin ang tatlong modelong Pinay sa ibabaw ng lona, mga nagagandahan at nagsisiksihan. Mapapasipol at mapapasabunot ka na lang sa bunbunan mo. Todo palakpak pa ang mga ito sa ating pambato na mahiyamo isa na lang mga ATM pampusta dito. Sa unang round, ganadong ganado ang ating kababayan. Parang bagong sting na niligyan ng hilaw na itlog pampalapot. Naglalagablab ang mga sundok nito. Samantala, kahindik-hindik na pagbagsak agad ang nalasap ng hambog na Meksikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na mahiyamo binato ng kalembang na magbibinatog. Kumanto ang tangos ng ilong nito sa sobrang lakas at na-dislocate ang bunganga. Samantala, sa paulit-ulit na pagbagsak nito ay itinigil na ng referee ang laban dahil nakatatlong bagsak na ito eh. At lahat nga po ng pambabastos at pag-aangas na ginawa ng Meksikano ay kanyang minukbang ng buong buo kasama ang buto at tinik.